Nakikita mo ba at nadarama kung gaano ka ka-bless at patuloy na binibless ni Lord? Maligayang dakilang kapestahan ng kalinis-linisang paglilihi sa Birheng Maria, pangunahing patrona ng Pilipinas. Happy Piesta po sa mga parokyang nagdiriwang ng kapestahan ngayon. Ganun din sa mga nagdiriwang ng karawan at anibersaryo ng kasal, priestly ordination o religious profession. Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. You are truly blessed by being a blessing for others. Sa araw na ito, hilingin natin ang tulong panalangin ng mahal na Birheng Maria na manaig ang kapayapaan at pagkakaisa sa buong mundo, lalo't higit sa mga bansang nakakaranas ng kabuluhan at sigalot. At naway, mawakasan na ang nagpapatuloy na digmaan sa mga bansang Ukraine at Russia, sa Israel at Gaza. Ito po ang Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Matunghayan natin ang matamis na pag-oo ni Maria sa ibinalita ng anghel sa kanya sa ating mabuting balita. Nang ika-anim na buwan, ang anghel na si Gabriel ay inutusan ng Diyos sa isang lungsod ng Galilea na tinatawag na Nazareth, sa isang birheng na idulog na sa isang lalaki sa lahi ni David na ang pangalan ay Jose at ang pangalan ng birhen ay Maria. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng babae ay sinabi niya, Aba, puspus ka ng biyaya. Ang Panginoon ay sumasayo. Sa mga pangungusap na ito, si Maria ay nagitla at pinagdili-dili ang kahulugan ng gayong bati. Datapot sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa mata ng Diyos. Tingnan, maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Winika ni Maria sa anghel, Paano mangyayari ito? Kayong wala akong nakikilalang lalaki. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman. Maraming pagkakataon sa ating buhay na makakaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi madaling sabihin na Yes, Lord, I trust in you. Masasabi lamang ito ng isang taong napakalalim ang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Sa mabuting balita natin ngayon, narinig natin na nagulubimanan si Maria sa pagbati ng anghel sa kanya. Napupuspos ka ng biyaya, pinagpala ka sa mga kababaihan. Mga kapanalig, tayo rin, ikaw at ako. Tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Totoo, not in the same sense as Mary's blessedness. Pero pinagpala tayo ng Diyos dahil pinagkalooban niya ang bawat isa sa atin ng napakaraming biyaya at patuloy niyang ginagawa ito upang magampanan natin ng buong tapat ang tungkulin natin sa daigdig. Sa bawat tao may natatanging tungkulin na dapat isabuhay upang maganap ang kalooban ng Diyos para sa sangkatauhan. Isa itong napakalaking responsibilidad na pinagkatiwala ng Diyos na tanging ang individual na tao lamang ang makagaganap. Mga kapanalig, suriin natin ang ating puso at tanungin ang ating sarili. Pinalalago ko ba ang mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin? Ginagampanan ko ba ng buong tapat at may pagmamahal ang tungkulin na dapat kong gampanan bilang isang anak, kapatid, ina o ama ng tahanan, at bilang isang Kristiyano na tagasunod ni Kristo? Habang ipinagdiriwang natin ngayong araw ang Solemnity of the Immaculate Conception, hilingin natin sa Diyos na sa pamagitan ni Maria ating ina, na maisabuhay natin ng buong tapat at ng may malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa walang hanggang awa ng Diyos, ang natatanging papel na dapat nating gampanan. Lahat tayo ay pinagpala. Naway maging biyaya rin tayo sa bawat isa. Mga
Kapanali, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang salita ng Diyos ating dasalin at pagnilayan upang paglalakbay natin ngayong panahon ng Adbiyento'y magabayan, maging mabunga at makahulugan.